Ngayon, nagbabalik na kami. So, nasa second game na tayo ngayon. Gambit Esports versus eHome, guys. Kami makakasama nyo, Lai and Shant PH nga pala. So, ayun, yung Gambit kanina natalo sila, di ba? So, tingnan natin kung makakabawi ba sila sa pagkakamali nila. Ayan nga. First two picks ng Gambit, Nature's Prophet Tiny. Ayan. So, for eHome, ay! Guys, huwag nyo kalimutan. Ayan, Lai, di ba? We have our giveaway. Oo nga pala. Meron pa tayong dalawang Dota Plus tsaka dalawang Arcana. Mm-hmm. So, dyan lang kayo. Mamaya. Sa Eric. Abangan nyo yung ano. Dyan. Pag si Direk Eric dito, mag-ano na. Ayan, pag maglalabas na yung slot machine, ayan, that means may giveaway na. Pero eHome, they still have the same picks. Oo. Keeper of the Light at saka S-Ven. Ayan. So, binang naman dito nila yung Medusa Visage at saka Earth Spirit. Oo, correct. At, hey, pumapan sila ng Medusa. Kakaiba to, ah. Kasi, ang gamit ba, gumagamit sila ng Medusa palagi? Actually, minsan lang, eh. Aha. Siguro comfort pick nila yon kaya na-ban out yung Medusa. Dito naman sa Gambit, ang ban nila, Elder Titan, ayun, yung Huskar, binan na. Pati, ano, task. Talagang talaga namang good vibes ang mga caster tonight, sabi ni Vin. Naku, binibiro mo lang kami kasi may giveaway. Binibiro lang. Dagdag points. At ayun, yung ating Meepo din na i-ban out ng eHome. Unusual bans for eHome, yung Visage, yung Meepo at saka Medusa. Oh, actually ang binan nilang Meepo siguro pa kasi ang ito si Gambit the Sack. Ayan, Meepo Lord yan. Kaya siguro... Meepo Lord pala. So, might as well take out the comfort heroes ng kalaban. So, sure talaga dito yung mga, ano, eHome. Oo. Tsaka gigil tong eHome eh. Gusto na nilang makuha talaga yung slot para sa chonking major. Mm-hmm. At, Kuya Sean, ang ganda naman ng kasama mo. Syempre naman, mga gwapo kami dito at saka magaganda sa no WXC. Ayan. Biro lang. At kapag daw dalawang beses na nanalo sa giveaway, wala muna, 1 month muna yung cooldown sa inyong slots, guys. Ayan. Ganun pala. Mm-hmm. Pero kung ako sa inyo, kung kunyari nanalo na kayo, sabihan mo na lang yung kasama mo. Malay mo, may chance pa yung kasama mo. Eh di, dalawa na kayong panalo. Oo, makihati ka na. Sabi mo, hati kayo sa Arcana. Oo, hati kayo sa Arcana. Akin yung ano, akin yung ulo. Tapos yung... Ayan. May... Op! Si Direk Eric. Tinitingin ni Direk Eric dito. At ayan na. Uy, Ayo for eHome. Ayo is Vin. May Will-O-Wisp na nga. May wisp pa dito na ayo. Dalawang wisp eh, no? Mm-hmm. At for Gambit, guys, Tiny, Lich, ayan, malalakas ayan sa Clash. And yung Nature's Prophet, malakas yung map control presence niyan. Oo, tsaka sa pushing din. Mm-hmm. Paano daw manalo sa giveaway? At Lai, paano daw manalo sa giveaway? Ganito lang, abangan mo kami lagi dito na mag-live sa Lupon WXC. Tapos, meron tayong monthly giveaway. Lalo na ngayon, meron tayong dalawang Dota Plus tsaka Arcana. So, abangan mo lang yung lalabas dyan na gold na treasure. Ayun, share mo. Ha? Oo, slot machine pala. Slot machine. Ang lambing naman nila yung magkwento, no? ang lambing nila yung magkwento. So, I hope na-gets nyo yun, guys, yung ano dito. Sa mga nagtatanong or sa kaka-tune in lang. So, sa mga... kakapasok lang, wag ho kayong umalis. Arcana, guys, Arcana. Sa naka-ready na yung cellphone ko dito eh kasi para magano din ako kasi sasali ako ng Arcana giveaway. Hindi lang. Oo. Oh, grabe, Arcana na 'yun, no? Tsaka Dota Plus. Si Lai parang hindi daw nang aaway. Nok, Eugene, anong ginagawa mo? Ayun. Alam ko na. Mhm. Wala pa si Sir Mike. Do we have a Sir Mike place direct Eric after nito? Hindi pa sure, no? Ayun. Kumaabot ng game 5. At grabe naman si Ray Bautista makapag ano. Hindi kita isa shoutout. Kasi grabe yung comment mo, Ray Bautista. Hindi kita isa shoutout, Ray Bautista. Sarcastic. Rando po ba ang pagbibigay? John Michael Cabal, abangan mo lang.
Kasi maglalabas ngayon ng treasure button, treasure slot machine button. Pag i-click nyo yun, malalaman nyo kung ano yung next step. I-share nyo lang eh. Ganun lang yun ka-basic. Oo, one click away from ano, Arcana. At yung S-Ven dito, mukhang hindi siya magiging ano. S-Ven dito, hindi siya magiging support ah. Magiging core hero na to na S-Ven ng E-Home. Oo nga, dahil may Magnus. Pero ano ah, grabe yung combo na yan. Paano pag na-empower pa tong S-Ven? Uh-huh. Eh, grabe na yung damage. Nag-leaving na, meron pang empower. At yan na nga. So, kanina handa nga. Ba't ganyan lang ito nila pinalabas? Ah, pero nanalo naman siya sa Phantom Lancer eh. Pero yung Gambit dito, nakahanda yung kanilang anti-mage na core hero. Oo, at ang sinagot naman dito ng Iho, Magnus. Mm. So, sinecure na nila yung Magnus kasi pag nakuha pa ito ng Gambit, mapapabilis yung farm ng anti-mage, diba? Uh-huh. So, ayun din ah. Ang na-epic dito ng Iho is yung LC. And mapapansin natin, Lai, na yung kanilang hero composition dito is naka-ano dito sa anti-mage. Pipilitin nila na mag-Linkin Sphere itong anti-mage. Kasi nga sa duel nitong LC. So, ano kaya yan? Mid Magnus or mid LC? Siguro mid to na Magnus. Oo, parang tatlo kasing offlane hero eh. No? Oo, tatlong offlane hero. Correct ka dyan. Yan, tatlong grabe. Offlane ang napick ng E-Home. Pero E-Home, pagdating sa late game, mukhang lugi sila sa late game ah. Oo. Mm. Kasi S-Ven has a time frame. S-Ven, parang... malakas siya sa late game. Pero kaya siyang i-kite out. Madali lang siya i-kite. Mm-hmm. At saka, since pwede rin siyang initiator, pwede siyang pitasin dito ng anti-mage, di ba? At ayun. Uy! Ito yung sagot ng Gambit. Uy, Razor. Unconventional pick. Razor for this S-Ven. Kihigupan niya lang ng lakas itong S-Ven kahit kapag God's strength. Ayun. So, ganda. Aha, baka naman daw. Mm. Paano daw malalaman kung na-choose daw siya pag na-claim? Nandiyan 'yan. Malalaman nyo guys. Basta abang lang kayo pag lumabas na 'yung giveaway. Basta. Oo. Malalaman mo 'yan. Oo, try lang ng try. Mm-hmm. So, effect daw ba 'yung duel sa third ni AM? Ay, 'yung counter spell? Aha. Ay, ano 'yung tanong dito? Effect ba yung duel sa third ni AM? Hindi pa natin nakikita yun. Hindi siguro eh, kasi counter spell yun eh. Even though na idu-duel mo, babalik yung duel ng AM. Di magdu-duel pa rin silang dalawa. Parang ganun din. Ganun din yung mangyari eh. Ganun din kababagsakan eh. Pero let us see. That's a interesting question. Kasi hindi ko pa nakikita guys. Kung kaya bang inalify nitong spell shield yung duelo. Itong anti-mage. So, yun. Papakilala ko na guys. So, second game na tayo guys. E-Home nanalo sa first game. At si Weapons pa rin, yung idol natin. Titingnan natin ngayon sa game 2 kung makakabawi ba itong Gambit. Ikaw na pakilala sa E-Home. So, sa E-Home, meron tayong S-Ven as Ego as S-Ven. Mm-hmm. Ito naman si Jiang as Io. Faith Bian as Magnus. Innocence as Keeper of the Light pa rin. At si ASD naman sa LC. Jiang pala pangalan itong Ayo. Ang galing mo makapag ano ha. Hindi ko kasi kaya inano kayo. Ano pa si J eh. Si Jiang. Pero sa side naman ng Gambit Esports, FNG on the Lich, Old Aki on the Nature's Prophet, Afo Ninja on the Razor Immersion, Tiny, and si Dasak sa Anti-Mage. Ayan. Ayun, tinip pa oh. Mm-hmm. Tinip na agad dito ni Afo Ninja. Nagtitrigger agad. Matatagalan ba ang duelo pag nagka-counter spell si AM? Hindi siguro eh. Parang rekta agad yun eh. Oo, same duration. Uh-huh. Once lang yan mag-win. Shoutout kay The Boy na taga-Alabel sa Sarangani. Ayan. Uy, Uswag siya. Alabel. Ayan, mga people from Mindanao yan siya. Yung mga klase-klase yung nanonood ngayon guys. Ha. Share nyo lang. At lambingin nyo lang si Direk Eric. Oh. Si Pop Quiz God. Lambingin nyo lang si Direk Eric guys. Mag-giveaway yan any moment. Malay mo, dagdagan yung pag-giveaway na Arcana. Sasabihin niya, ang mapapanalunan mo, tatlong Arcana. Pero wait lang, eto, si Ayo. Na-steal pa ng E-Home. Grabing micro naman yun from E-Home. Mm-hmm.
Minamicro niya yung tatlo. Parang si Eric. Ay, hindi. Hindi na ako sasabi. Grabe, blooming. Hindi. Sorry. Sorry po, boss. Sorry po, boss. Sorry po, boss. Minamicro ng ayaw yung tatlo doon, na at nakaalis pa siya. At siguro marami rin mga micro lords dyan. Pero eto ha, yung katanungan mo kanina, Lai, ano kayong magiging mid lane? Ang LC magiging mid lane. Oo, LC nga. Versus Razor. Ayan na. Static link. Oh, higop-higop lang siya dito ng lakas. Pero bawal ba i-spam out yung mga ano, Frosthaven ano? Kasi ginagawa namin sa ano yung sa pub game, na i-spam out namin to. Hindi ko madi-DQ. Hindi ako nakakita ng gano'n. Pero doon sa ang gaming, nagkaano sila, nagsaspam sila ng gano'n. Oo, panggulo eh. Oo, panggulo lang sa kasama. Pero sa kalaban, parang, ano eh, parang etiquette na lang siguro. Uy, hindi nakita ni Wepas yung ating first blood ng Nature's Prophet. Oo, sa ihong napunta ang first blood. Mm-hmm. na-deny dito ni Keeper of the Light yung kanyang sarili. At yung Ayo and S7, kalaban dito yung tatlo. Ito kasi yung ginagawa eh. When we have an AM pick or mga Slark, which is mahinang-mahina sa laning, eh, inaano talaga siya eh, VIP treatment. Dalawang support talaga nagbabantay dyan to secure the farm of the hero. Oo, syempre, alam naman natin, ang carry ang magbubuhat from mid-game pa lang. So, boss yan, account giveaway. Grabe naman yun, account giveaway. Hindi ko kayang... Hindi ko... Ang hirap kaya ng ano, magpag-giveaway ng account. Ano bang map mo, boss yan? Rank ko? Ano ko? Herald. Herald 6. Hindi, immortal ako, immortal ako. Ay, grabe. Immortal ako, guys. Immortal lang. Nila lang eh, no? Ayan, magre-recalibrate na naman eh. Ayan. Oo nga. Boss Eric, I love you daw, Boss Eric. Oh, nilalambing na si Boss Eric dito. Pusuan niyo pa. Pusuan niyo pa, guys. Magpanggap kayo na chicks. Promise. Poser yan. Ano yan, bibigay agad yan. Pero matinik si Boss Eric eh. Matinik yan. Dapat igihan niyo pa yung paglalambing niyo dyan. May muamo chup-chup na dito. Top lane, eto yung Magnus at saka yung Keeper of the Light, guys. Kalaban yung ating Nature's Prophet. So, solo lane for Nature's Prophet, I think he would go fine. Kasi, yun lang, meron siya summon, makakapag-neutral creep siya. Oo, pwede siya mag-solo farm na lang dyan sa jungle. Pogi daw ni Boss Eric, with heart pa. Oo, micro-hit yung si Boss Eric. At ayan na. Matagal na kasi si Ishin nakapag-immortal eh. Ngayon lang talaga nakapag-immortal, nung nag-vacation ako sa Jensen. Nakapagbatak ako ng ano doon eh. Nakapagbatak ako ng laro doon eh. Walang magagawa eh. Pero dito sa bottom lane, eto na yung Lich. Mukhang papalag pa dito sa Ayo. So, hindi papalag talaga yung Ayo eh. Kasi tatlo yun eh. Oo, tatlo eh. Naka-box out yung dalawang support dito ng Gambit. So, they would secure out the farm for this AM. S-Ven, kahit wala siyang mana, babakbak lang dito. Kasi taas ng armor niya eh, lalo na pag naka-Warcry. Mm-hmm. Level 1 Warcry pa lang to. At, grabe naman. Oo, so dito sa baba, walang masyadong pick. Kasi parehas, ayan na nga. Blink in for anti-mage, body blocks for ayun Tiny. Lang. And then si Ego dyan, masusungkit. Dito ni FNG. Frost armor. Nice one, Old Aki. Nasungay na nga, pero teleport yung Tiny at hindi pa siya mamamatay nga pala dito. Oo, grabe ah. Mm-hmm. So, malalim na kasi yun, hindi na tinuloy yung Fate. Punta ka minsan sa susunod na Jensen Tuna Fest siya na. Leo Eli Pandermila, maraming salamat sa pag-invite. Ayan, nakapunta ka na ba ng Jensen Live? Hindi pa nga eh. So, dito ka lang sa Luzon part mostly. Oo. Invite nyo naman din sila. Huwag lang ako. At ayan. 3-2 ata to. Mm-hmm. Oo nga. Three, solid two. Kasi pareho, di ba? Oo, solid sila pareho. Pero for E-Home, unconventional yung pick ngayon ng E-Home. At ayan na nga yung anti-mage. Grabe, hinaharas na talaga nila. Ito yung nasa baba. So, kinukuha niya lang yung mana ng S-Ven. Oo, so itong E-Home sa drafting nila, nag-take sila ng risk, di ba? Mm-hmm. Ganun naman talaga dapat natin mag-take ng risk talaga, no? Ugot na naman, eh.
71 game minutes. Na ayan na, si Hitsu. At boss Hitsu nga pala. Yan, dito magtitrito, boss Hitsu. Dito magtitrito. Kung ano man yung bet natin yan, boss Hitsu, panalo yan, panalo yan. Oop, so stun lang dito yung S-Ven. As far as possible for S-Ven, habang may mana siya, spam out yun na lang yung stun niya eh. Kisa oh, mawawala pa, di ba? Oo, oh, kaysa mana break lang, di ba? Napagkamalan pa ako na si Eric. Hello nga pala, Mark07. And sa'yo, Katsura Kotaro. Ayan, shoutout sa'yo. Ang dami talagang nanonood ngayon. At yung Arcana giveaway natin, guys, konting labing pa kay Direct Eric nga pala. Oh, konting-konti na lang. Microhin nyo pa. Yung ngiti ni Eric dito, umaabot na sa tenga, tapos yung dimples niya nasa noon. Grabe talaga. Parang in-love si Direct Eric dito. Sobrang, ilan sa ilan ba? Joke lang. Lolo, Eric, oh! Ilan? Joke lang! Nakikisabay ako. At ayan na. Ha? Ha? Ano ba? Wala. At ayan na yung ating avalanche dito sa S-Ven. Magtotos pa sila with the Nature's Wrath. Mamamatay nga pala dun yung S-Ven at masusungkit pa dito yung Ayo. Grabe, 2 kills agad para sa Gambit. Grabe yung Gambit. Kailangan nila to. Oh, so early ngayong game 2, bumabawi ang Gambit. So, sa mga nag-bet dyan sa, ng first 10 kills. Ayun na, babalik dito yung ating LC duel at kukonek ba yung damage? Hindi pa siya magwi-winner ha. At na micro-out pa, meron pang pakulong at yung Ayo dropping down. Ah, Ayo dyan, mamamatay together with the Nature's Prophet. LC chasing down this immersion. Tiny. Immersion. Binablock. Binablock dito ni FNG, pero si FNG magta-teleport na lang sa harap. Oh, sayang. Ang ganda. Ang ganda dito ng micro ng Gambit, guys. And they will take off the first objective dito sa baba. So, pero medyo maganda na yung ginagalaw dito ng Gambit. Nagro-rotate na sila. Maganda yung katabi mo ngayon kasi sa dati ba siya. Dahil dyan. Ayun, shoutout sa'yo. Dito si Lemuel. Sino? Si Lemuel yon. Ayan, ihom pa din yan, sabi ni Alan Bustamante. So, nakaano pa rin siya, na grabe pa rin yung ano niya dito eh. Grabe pa rin yung kanyang tiwala sa ating Chinese team. Pero yung ating match nga pala, let us check out the net worth. Net worth dito, Razor, at saka LC, lalamang. So, hindi pa rin nakapag-farm ng ayos yung ating match ha, pero nakuha na nga pala nila yung tower dito sa bottom lane. Ay, oo. Mm-hmm. So, maganda na rin yung advantage. Pero ano, Mark07, shoutout sa'yo. Mm-hmm. At meron pang stocks dito ng S-Ven. Para sa S-Ven. Oh. Top lane, yung Razor, nandito. Nabawasan na yung tower ng Gambit, ha. At wala pa tayong ultimate na mga support na available kasi 8 minutes pa lang tayo. Parang feel ko nasa ano na tayo eh. Parang nasa mid-game na eh. Kasi sobrang sobra yung rotation eh. And about the rotation, wait, Keeper of the Light. Tinamaan pa dito Innocence. Ng grabe naman tong Gambit. Tinamaan pa siya dito ng Nature's Wrath na combo ng Nature's Prophet. Saktong-sakto yung Gambit ta. Grabe yung galaw nila ngayon. Oh, so tingin ko kaninang game 1 warm up pa lang yun ng Gambit eh. Ilang arcana na yung nag-giveaway ngayon? Wala pa. Wala pero pa? So far si Direct Eric ang nai-promise niya 2 arcana daw ipamibigay ngayong gabi. Oo, so abangan niyo lang. Konti pa. Abangan nyo lang guys. Abang-abang nyo lang guys. Yung Razor, so far for Razor, lamang yung farm ng Razor. LC dito, also the Reach Zero sa side ng E-Home. At unang i-build dito ng LC is yung Armlet. Armlet. Hindi siya magbibuild ng dagger, ha? No oo one. Nga eh. Para makapag-initiate agad, di ba? Mm-hmm. Pero damage siguro nga. S-Ven, lifesteal. Pinabaya na nga yung S-Ven. Razor, RP, kakainin ng Razor. Konti na lang yung buhay. Duel, winner, winner. Chicken dinner nga pala dito sa LC. So, early plus 10 damage para sa kanya. Oh, so, maganda yung pick pala dito ng E-Home since tatlong melee.
diba? So yung buff ng ni Magnus dito, oo, talagang effective. Effective at maksusungkit pa nila dito ni Fabian. Double kill pa yung ating Magnus. Going for the triple kill. At ayan ha. Naku, makaka-triple ba to? 4-5 sa scoreboard ha. Nakakabawi unti-unti yung e-home even though na yung anti-match hindi nila nahuhuli. And Nature's Prophet, Vladimir's for Nature's Prophet. Oh, yan, sabi ni Jerome Tangi, ano daw ba ang tips mo para makapag-climb ng rank? At wait lang, itinat natin yan mamaya. Pero nagkakaroon ng clash, eto, sa top lane, Razor, Static Link. Ayan na, si Aki. Responde ho ng Nature's Prophet, mapipitas dyan yung Magnus. Jane Frost, finally, magbabounce at mamamatay yung Ayo at masusungkitin yung LC. Late na late yung disco pool, napilitan pa yung buyback ng Ayo. Naka-disaster sa e-home. Yan lang wrong move ng e-home. Mm-hmm. Anong tips for rank up? Uy, eto na. Tumimbre na nga pala si Direk Eric. And meron na tayong draw? Wala pa. Tumitimbre na dito ng draw namin eh. At ayun. So, abang kayo. Any moment na ngayon, lalabas na. Mag-wait kayo. Abangan niyo yung pag-share. Ayan, mag-ready na pala kayo. Another Dota Plus. Ready, set, go. At ayun na, meron tayong ano dito, yung ayan o, yung slot machine guys na may 30 minutes. I-click niyo yan and then malalaman niyo paano kayo magkakaroon ng slot para manalo sa ating Dota Plus giveaway. So, the more you share, Lai, the more chances of winning. Yun. The more chances of winning. At good luck ko sa mga nanonood dyan ha. Dota Plus pa lang. Malapit yung Arcana. Nararamdaman ko na yung Arcana eh. Ilalabas na yung mamaya eh. FNK, Gambit nga pala. Dalawang kills na lang yung kulang. Oo, dalawa na lang. Mm-hmm. Kailangan nila dito na smoke play or rotation. Oop, relocate nga pala together with the LC. Oo, pero ang layo. Meron pa dito yung FN, yung ang hirap kasi, yung Lich kasi, nakahanda lang yung kanyang Chain Frost. Oo, nag-cooldown na pala. Mm-hmm. Nakuha pa ng Gambit itong nasa mid tower. Second tower para sa kanila. Gambit, lahat may ultimate. Pwedeng mag-go. Mm-hmm. Share daw ng 10 beses, done. Sabi ni Katsura Kotaro. Ayan. Uy, thank grabe. You. maraming salamat. Oo, marami ka ng slot. marami ka ng slot, guys. Sabi ni Mark07, shoutout daw kay Jepong. Uy, shoutout. Merong smoke nga pala dito, Layo. Ayan yung S-Ven, yung pinapa-farm nila na core. Uy, hero. Napop. Napop yung smoke. Nakaramdam si S-Ven. Oh, they have the ano, they have the smoke. Also, eto na, magkakaroon ng kaguluhan. Oh, RP lang sa Tiny Chain Frost na naig nito. Magbabounce ng isang beses. Ay, no, pero hindi, ang ganda ng stun. At yun pa sa neutral na damay na yung neutral disco ball. Tiny sasayaw-sayaw hanggang sa mamamatay siya dito. At na-duel pa. Naku, pumasok sa duel. Papasok ko dyan yung Nature's Prophet. Hinabol ko dito si Afro Ninja. Stun, magkoconnect for S-Ven. Finally for siya, anti-mage. Finishing off the Ayo. And also, mabibigyan din yung S-Ven. Magnus din. Falls down. Hahabulin pa dito ng LC. Pero nadamay pa siya. Gambit ngayon. Kapalit lang ng Tiny. Mananalo pa sila for the first major clash. 4 down para sa e-home. 5-12 ang score. At ito na nga, ang Gambit taking the second tower sa bottom. Oh, ito yung kinakailangan ng Gambit eh. At yung Chain Frost doon, naano sila, nag-scatter down sila eh. Nung nabitaw na ni FNG yung Chain Frost. At, pero dinos back, di ba? dinos lang. At ayun pala, kung gusto nyo makahabol sa inyong mga rank, makaano ng rank, kung feel nyo na yung hero na maganda kasi yung mag-spam eh. Kung ano yung pinaka-top hero nyo eh. Mag-spam kayo. Pero kung feel nyo na hindi talaga kayo sineswerte na i-spam nyo na hero, eh mag-change na kayo ng role. Or, depende eh. Kasi, yun lang yung nakikita ko na solution eh nung sa akin. Kasi all around kasi ako maglaro eh. Tsaka patience lang. Patience lang. Siguro kung matalo ka ng, kunyari may losing streak ka, huwag mo na pilitin. Pahinga ka muna or magliwaliw ka muna, ganun, manood ka muna ng XP, ay ng ano, manood ka muna ng palabas, mga ganun.
Okay, manood mo na kayo dito. Manood mo na kayo dito. Ganon, yung mga YouTube namin, mga cast. Grabe, sumigwit na si Leia. Si Leia. Solve na solve, ha? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe din sa aming Lupon WXC at saka Team Sherwin. At ayan, makukuha na naman yung tower sa top lane. 3 towers. 4 towers are out for eHome. Oh, so ito na nga ang inaantay natin na comeback from Gambit 512. May 7k gold lead pa. Oh, RP, nakarinig ako ng RP. Duel na naman sa Razor at mamamatay na naman dito. At na-winner pa, pero Disco Ball sa 3 S. Ven lalaban with the God's Thread and si FNG. Napitas pa. Oh, napitas din. Naku, Ayo doon, mamamatay nga pala yung Ayo. Pero yung Gambit, nalugi yung Gambit sa top lane. Oo, medyo nagkamali sila doon. Mm-hmm. Nasa 15-minute mark na tayo ngayon. Pero final for Antimish nga pala, na meron na siyang Battle Fury. Oo, hindi na rin masama. Kasi kanina, di ba, medyo mabagal yung farm niya. Oo, tama. For Tiny, aiming for the Blink Dagger yung Tiny. Razor, guys! Sa SNY siya. Sa Holy Defiance. Nature's Prophet. Ang yaman ng Gambit, ah. Oo nga. Oo. Mecha na pala yan. Mecha, Vladimir. Tapos Crimson pa. Oo, sakong-sakto. LC. Ito yung sa LC. 30 victory damage. And LC nga ngayon, makakabili na ng Blink Dagger. Magnus, guys, Blink Dagger na rin. Oo, going for 4 stuff naman. Sven, Mass of Madness. At Yasha pa lang. Ayo. Magme-mechanism mo yung Ayo. Medyo malayo-layo pa. Sa net worth, nangunguna pa lang 3 cores ng Gambit. At syempre nga, dito sa meta ng Bucharest Miner, laging ang offlane, ang typical builds nila, utility items. Oo. Mga Vlads, Crimson Pipe. Kasi diba recently hindi ganun. Oo. Mga dagger, ganyan. Kung ano yung mismong build ng hero. Pero ngayon yan ang ginagawa nila. Sa Screw. Kasi ngayon yung ano ngayon eh, yung puro ano na sila eh, puro team fight, early team fights yung ano eh. So Vladimir's, at wait lang, ito na naman yung Razor. Nako. Ano siya? Suki ng duel. Grabe. Suki ng duel etong Razor. Nasa 48 damage na ngayon yung LC. Nako. Nagiging kampante dito yung Gambit. Hindi nila napapansin na unti-unti na nakakabawi itong Chinese team. Oo, ayan na nga. So, ang Chinese dots kasi, alam mo naman, kapag konting advantage lang, ayan na. Confident na talaga sila sa mga team fight. At wala pa nakakakuha ng Roshan nga pala. Uy, shoutout nga pala sa lahat ng single. Grabe naman yung shoutout na yan. At wala bang double, triple dyan? Oh, smoke dito ng eHome. Uy, pero warded dun ah. Uh-huh. Kita sila ng ward. At nakahanda lang yung Gambit ha. Yan na yung Tiny. Yung magte-teleport yung, lang yung Tiny. They're going dito sa bottom lane. At nafe-feel nila na nasa Roshan area. Pero ayan na nga yung Gambit. Mag-smoke din pala yung Gambit. Oo, magsismoke sila kasi akala nila nag-Roshan eh. So yan lang sila sa bottom lane. Uy, naku po. Nandito na yung duel. Ay, hindi pa. Cooldown pa yung duel. Meron na. Ayan na. Eh, hindi niya maduduel. Kasi ito na nga yung Sprout. Pero finally, the duel will connect dito. At pasok na naman sa damage. Grabe, pasok sa urn. Pasok na yung 66 duel victory. Top lane. GS na nga. Nagamit na nga yung Shrine. Pero God's Strength, hahabulin nga pala dito yung Tiny. Medyo scattered out yung eHome. Pero papalagsa nga pala sila dito because they know they have the strength in numbers. Parang GSW lang. At si Immersion, konti na buhay. At andyan yung Magnus. Oh, nasungay nga pala. And si Immersion dito mamamatay. Oh, grabe naman yung backupan ng eHome dito. Oh, ayan na naman. Tumatalong na naman dito yung Gambit. Naku, kanina advantage na nila yun. Mm-hmm. Pero tong eHome nga talagang solid sa objectives. At eto pa yung LC. Malapit na rin siya makapag Shadow Blade. Free tower pa din sa bottom lane, no? Walang dumedepensa. Okay. At buti nilang umatras siya. At eto yung eHome, even though na yung hero composition nila, sobrang hirap eh. Kasi puro melee yung kanilang mga core dito. So, ang range lang nila dyan, support. Mm-hmm. At yung Antimage dito, kailangan pa talaga ng farm sa side ng Gambit. And for Antimage, siya yung pinakalamang sa farm ngayon.
dito lang dito ay, sa ayo man oh ano na pala siya yung nangunguna na. So Shadowblade finally for the Legion Commander. So kailangan lang dito ng Legion Commander magpita siya mag-isa, 'di ba? Solo kill. Shoutout daw, sabi ni Crush kita. Grabe naman, pati yung Mansari, maggulag yung mo. Joke lang. Ayaw nga, akala ko birthday. Shoutout naman, kanila Shella and Jason. Ayan, hello nga pala sa inyo dyan. At Auntie Michito, magmamanta style na. Uy, lapit na. 40 na lang. So, sinasakripisyo ng gambit kanina yung farming ng Auntie Mage. Pero, mukhang malaki yung nalugi nila, ha? Kasi, mapapansin mo dito, almost 8,000 na yun eh. Oo, 8,000. Nasa 2,000 na lang yung kalamangan ngayon ng mga Russian team. Pa-shoutout naman. Ay, hindi ako mag-shoutout sa'yo, JT. Hindi ako mag-shoutout. JT, hindi ako mag-shoutout sa'yo. Oo, mali yan, JT. Ito na nga pala yung Aegis attempt ng E-Home. Nasa paligid lang yung gambit. Nakaramdam sila. At they are preparing for the fight. Ayan na nga yung RP lang sa isa. Papasok yun dito yung Razor. Na-duel na naman yung suki niyo mga kuya. J-Frost na ibitan ng Lynch. Mamamatay dyan yung LC. Disco Ball. Nasa gitna. Sasayaw silang lahat. Ay! Grabe bang! Nawala agad doon sa Nature's Prophet dahil nga sa kanyang Nature's Wrath. Ang sakit na kanyang Nature's Wrath, ha? Oo, grabing initiation from Gambit. At sa kanila pa nga napunta tong Aegis. Gambit. Grabing turnaround naman yun. Gambit is doing it. Yung turnaround ng Nature's Wrath. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong Nature's Wrath na napakasakit ha. Precise na precise yung kanya mga bitaw dito. At, grabe, pasukin pa to. Diyan na. Manta style, nakulong pa. Wala kang kasama. At ipupush out na nga. Gambit on the bottom lane, pushing out the first barracks. At magre-respond pa nga dito. Illuminate lang for the Ezalor. Nakuha na nga dito ng Russians ang ating bottom tower. They still have the Aegis advantage for the Anti-Mage. So, ayun na nga ang magandang ginawa ng Gambit. Ito na nga yung comeback na hinihintay natin. Magka-clash pa ba sila dito? Even though na-cooldown pa lahat ng kinakailangan. Walang RP, kaya papalag nga pala sila. S-Pen with the God Strength and the stun. Micro and the sustain. Naisungay pa dito yung Nature's Prophet. Pero yung Magnus, walang kawala. Na-duel pa, pero na-toss out yung LC dito. Tatagal yung buhay, pero hindi pa rin siya makakasurvive yung LC. Ay, yung ating Nature's Prophet LC. Nakakaalis. Papasok na naman yung Anti-Mage. Napakakampante lang dito ni Dazak. Kapante na siya dito kasi meron pa siyang Aegis of the Immortality. Another push for Gambit mid lane. Kukunin na nga pala nila yung second lane. And E-Home. Nakakayanin ba nila yung defensa? Kasi kulang nga pala sila. Tatlo lang yan laban sa lima. Oo, 2 cores down pa. So sure na nakuha nila tong mid. Plus may Aegis pa. Si Kyle, na-betlog na yun si Kyle. Asan nga pala si Kyle ngayon? Natutulog ba si Kyle ngayon? At ayun, nagutom na ako bigla. Magpagkain. At eto na yung Gambit, guys. Gigil na gigil na sila for the second game. At lamang sila ng 11,000 net worth. Uy, grabe. Tumaas ha, ng 8,000. Tumaas na agad. At ilang minuto na lang, Direct Eric, yung ating giveaway dyan. Ha? 3 minutes? 17 minutes. Aabot ba tayo sa giveaway? Ay, hindi. Aabot naman yun, di ba? Kasi habang nanonood sila, even though na game matatapos na, nandyan pa rin. Yan. So, dyan lang kayo, even matapos yung game. Shoutout sa TNC Jensen and players ng OB. Ayan. Maayong gabi sa inyo ang tanan. At yung Anti-Mage dito, ha? At, grabe! 14,000 na. Biglang bawi yung tatlong core hero dito. Kanina yung Anti-Mage lang yung nakalamang, eh. Biglang sunod yung Razor na meron ng Shiva's Guard. Uy, ang bilis niya na. Bilis din. Nature's Prophet, guys, mag-assault kiras na utility as Lai said dito. Utility items nga. Napaka-useful kasi, di ba, sa team fights, pati rin sa global presence, lalo na ng Nature's Prophet. At top lane na, de-defensa pa dito yung E-Home. Meron ho tayong smoke ng Lich. Are they going for the smoke attempt? Pero top lane, hindi ho magde-defensa yung E-Home for the second tier tower. Yan lang oh.
Kasi pag naubos nga pala sila sa second tier tower, eh, pwede nang i-push out for the mega creeps. Eto na nga, paparating na yung bagyo. Nakahanda ba etong mga Chinoy sa bagyong paparating ng Russia? At dito yung anti-mage, ha? Manta style, Vanguard, and the Aegis Steel. Nandito kay Dasak. Blink-blink out. At, uy! Uy, papasok yung Tiny. Avalanche na na-commit. Counter-reaction lang yung nangyari doon. Pero, nabawasan na yung Tore. Oh, pero itong Ihum, meron pa silang ultimate. So, pwede na lang i-defend pa itong top. Happy New Year! Sarot daw kay Senator Manny Pacquiao. Happy New Year! Happy New Year! Ayan guys, 2019. At top lane. Gambit na naman, magre-reset naman yung laban. Mga kaibigan, ayan na naman, magkakaroon na naman ng engagement for the Tiny na ito. Sa out pa si ESD. Pero RP sa tatlo, nasungay pa, sasayaw sa gitna ng laban. At yung Razor, may sustain. Razor, nakapag-duelo, papasok sa kanya yung damage. Ha? Babalik po dito yung LC. Two goes down for two of these teams. Triple buyback for the Chinese team. E-Hope, kinakailangan dumipensa kasi may crits na kung makaka-push out etong Gambit. Nasungkit si Afro Ninja. Pero tatlong buyback yung nakakomit doon. So not bad. Not bad for the E-Home na makakadepensa. Pero Gambit, not bad din sa kanila. Kasi next clash, kung mananalo sila, eh, dire-diretso na to. Dire-diretso na. At yung EM ba, na-pop yung Aegis? At wala-wala. Hindi pinansin no? Yung EM eh. Pero nag-expire yung Aegis niya. Nag-expire, oo. Oo. For EM, this is the butterfly na kay Dasak. Grabe, Dasak Dotes. Dasak Dotes is doing it. Ayan, ikaw na. Next tournament natin, guys. Chongqing Major this Saturday na hanggang sa January 27. Nandyan yung teams natin na TNC, Fnatic, at iba pa mga international top teams. Uh-huh. Abangan nyo dito sa nimo.tv/luponwxc. Ayan. So, pagkatapos nito, guys, dire-diretso yung ating mga tournaments. Then, aantay naman ng Gambit na magre-respawn lahat ng heroes. At yung second Roshan, medyo matagal pa. So, attempt na naman sila eh. Kasi na-force out na yung buyback dito ng Chinese team eh. So, 14-23. Uh-huh. Shoutout nga pala sa TNC, sabi ni John Cabal. Ayan. At di pa naglalaro si... Wala. Busy yun. Alan Bustamante. alam mo na yung kalawan na. Yung isa pa lang. isa pa lang. Hindi, okay lang. Joke lang yun. At ayan, ganun katinik si Derek Eric. Ganun yung katinik. Ha? At ayan. So, ayan na nga guys. Magre-regroup naman yung Gambit sa top lane. At yung every clash na nangyari dito is yung push lang na nang ginagawa ng ating Russians. Oh, so paunti-unti yung pushing na nagagawa nila eh. Mm-hmm. Itong Ihum may chance pa since napaka-defensive nila ngayon. Mm-hmm. At kailan da yung calibration? Siguro after Chongqing Major yung calibration or yung December. January 15. Kasi December pa sabi nila dati eh. Oo nga, sabi nila. Inaantay ko nga eh, yung update eh. Sino pang inaantay mo? Ay, wala na. Dota Plus. At ayun, inaantay na rin ng mga viewers dito yung Dota Plus natin na konting-konti na lang, ilang minuto dyan, na mag-giveaway na. So I hope nakasali kayo ha. Sa mga hindi pa nakakasali, there is a slot machine na kulay gold dyan sa gilid ng live stream. Click nyo yun, lalabas yung ating share the link, and then i-share yung link nyo. The more you share the link, the more chances of winning. So share lang ng share. Mm-hmm. Tapos hashtag LuponWXC. Charot. Keys to success. Huwag lalandi. Hindi ako malandi, guys. Mabait ako. Lahat na nasa Lupon. Nami-mistaken lang yung, nami-mistaken yung pagiging friendly. Oh. Sa sobrang friendly mo, nami-mistaken ka na ano ka na daw, na ganito, ganyan ka na daw. So, magkaiba yun. Magkaiba yun. So, ayun, back to the game, ha? So, chill-chill muna tayo dito. Binabasa lang namin yung mga comments yung guys. Ayan. Good boy daw si Sean. JT, hindi kita siya shoutout. Hindi kita siya shoutout. At ayan.
Huwag kami. Grabe naman kayo. Sinasaktan nyo na yung feelings ko. Pero mukhang inaantan na lang nila dito, Lai. Etong, so, passive ngayon ng Gambit because this Nature's Prophet, 200 na lang para sa kanyang Assault Grass. Oo, yan yung inaantay pa nilang item. Para uh-huh. tuloy-tuloy yung push nila. Mm-hmm. Paano nag-share kanina yung na-share din? Iba, bago na naman to eh. Kung nag-share kayo kanina, guys, that was a different link. Yung ngayon nalalabas dyan na bagong ano, bagong link na naman yan. So, kung gusto nyo mag-ano ulit, masumali ulit, kung hindi pa kayo nanalo, eh, i-click nyo naman yung bagong link na sinishare. Try lang ng try. Yes. Oh, try lang ng try. Ilang tries ba yung kailangan, Lai? Andy, ano? 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 Hindi, wala. Wala. Hindi kasi merong mga ano eh. Wala, biro lang. Pero eto na yung ating Nature's Prophet ngayon, Assault Keras na available na para sa kanya. Pero hindi pa rin yung gambit eh. Mukhang inaantay nila yung Roshan eh. Oo, waiting pa yan sila kasi kailangan nilang ma-secure yun. Mm-hmm. Para yung team fight nila talagang solid. Mm-hmm. Bumanat talaga. Hindi. Tinatanong ko lang sila guys, para sa inyo din. Okay? Malalaman natin dyan kung ano yung ano. Para at least, di ba? Dito sa Lupon, we are family guys. We are family. Ulol ka, Eric. Family, ano? Ay, nako. Si Direk Eric, napakataba ng utak ni Direk Eric. Grabe, daming alam. Pero eto, yung Roshan natin, napakataba ng second Roshan na ngayon. Oo nga. Naka-medalyan mo. Anti-mesh nga pala dito. Meron ng butterfly. Pwede nyo pang ibigay dito yung Aegis, ha? Kasi itabi niya yung kanyang Wraith Band. Tinabi niya na. Narinig niyo tayo. Mabilis naman. So, Aegis will be for the Anti-Mage Dasak. Yung cheese... Tiny? Hindi, Razor. Ayan, yung Razor. Cheese for the Razor. Ang yaman din ng Razor dito, ha? Mm-hmm. Basta Bisaya, guwapa. Ay, guwapa. Guwapa, Daiko. Mm-hmm. At ayan. Top lane. Eto na yung Gambit. This is the last stand for e-home. And ang katanungan nga pala dito, yung kanilang buyback, isa lang yung may buyback. Ay, dalawa na. Kasi bumabalik yung buyback status nga pala. S, Ven, at saka Keeper of the Light. Oh. Meron na dito. Ba't katawa-tawa dyan, Eric? Hmm? Ayan. Kakaiba talaga ang tawa ni Direk Eric dito eh. Hi, Pat! Hello, Pat! Kamusta ka, Pat? Hello! Shoutout sa'yo. Grabe, top lane, eto na. Paparating na yung anti-mage. Papasok ba siya? Kasi meron siyang Aegis advantage ah. Napakalayo pa ng... Ay, Razor, inatay na lang yung Solar Crest. Available na ngayon. ASD, yung Legion Commander. Duelo ba? Sila dito, S-Ven. Avalanche na naman to counter that one for Immersion. Blink out na naman for anti-mage. At na-affiliatean nila na makapag-God's Strength dito yung S-Ven, ha? Kasi... Oo, pinapop nila. Pinapop lang nila. Ilang months na daw kaming magka-work. First... First cast namin to ni ano. First cast namin together. First cast. Memorable to. Yee! Joke lang na yun. Joke lang. Huwag matakas sa akin. Charot lang. First namin to. Pero eto na naman. Another engagement. Wala huwa na yung LC. Gagamitin ho yung Abyssal Blade. RP sa dalawa. Naisumay pa. At mukhang mamamatay agad si FNG. Hindi man lang makakabito ng Chain Frost. FNG guys. Makakapag-buyback. Pero isusunod nga pala nila yung Razor. Makakapag-cheese siya dito. Wala nang RP. Papalag nga pala sila. S-Ven. Wala nang gun strength. Papasok pa yung anti-mage. Gigil na gigil si Dasak. Pero atas dito yung E-Home. Another one. Yung ating tower. Mawawala na. Fortifications na i-commit na rin. And si Dasak, kompleto pa yung kanyang buhay. Ayan na, gusto siyang ngangat kati ng S-Ven. Pero napakakunat din. Objective lang, immersion, magsistun lang sa lupa. Pero yung anti-mage, traba-trabaho lang. Walang personalan, wala na kaming pakialam. Kasi wala kang RP ngayon at mamamatay pa yung Magnus. Si FNG, babalik nga pala dito. May Chain Frost pa na pwedeng ibitaw. At makukuha na nga dito ng gambit ang top lane. Immersion again. Ang ganda ng avalanche to sa back. Uy, S-Ven, nahagisan ng ating Abyssal Blade. He will die.
LC, winner winner para dito sa Nature's Prophet, buyback ng Nature's Prophet, and another one ayaw mabibigyan. Aegis mayu-utilize immersion again with the stun. Papalik yung anti-mage, round 2 for Dasak, LC with the BKP. At meron itong Mega Crypts ha. Ayan lang, naku, aatras lang dito yung E-Home. Oo, pero hindi pa rin nag-GG, no? Oh, hindi pa rin sila nag-GG. Binubugaw pa nila. Yung double buyback yung na-commit, yung Nature's Prophet lang, babalik sa laban. Ayan na nga yung last tower na natitira dito sa ating second game. Nangagkatin lang yung anti-mage. And LC na naman, wala pa rin mana. Grabe yung ayo. Malambot. Ang sustain niya. Grabe yung sustain ng ayo eh. Pero wala magagawa ho dito yung E-Home. Open na yung open na po yung ating throne. Si Afro Ninja, front lines lang. Anti-mesh dito. Afro Ninja na erecta. Pero AM oh, wala siyang pakialam. Oo, nino-normal lang yung Ancient. Normal niya na lang yung Ancient nga pala dito. Dropping down to 50% HP. Disco Ball. Gagamitin ng Keeper of the Light. Bibane out dito yung Gambit ngayon. Magre-reset na naman sila. Aantayin naman nila na mawawala dyan yung ultimate ng Keeper of the Light. Meron pang creeps ha. Mega creeps na to. Op! Aadras muna sila. No GG yet for E-Home. Grabe ha. Siyempre ha. Umaasa pa rin sila. Tiwala lang. Wala na. Finish na sabi dito. Alam niyo kuno guys yung sino si Candy Grace. Kumusta nga kaya yung ano ngayon, yung naguguluhan. Ay. At ayan na, grabe yung mga ano ngayon, no. Grabe yung mga issue ngayon, no. Ano yung noodles diyan. Ah. Ayun ba 'yun? Oo, yun. Kanina ko lang makita. Oo. Grabe. At grabe yung publicity stunt na 'yun. Kung ayaw mo sa akin. Buti pa yung creeps may arcana. Oo nga, may set din. Ilang minuto na lang ba Direct Eric yung ating ano natin ngayon, Direct Eric? Yung ating giveaway. 4 minutes, guys. Naku, mukhang matatapos na to. Pero yung ating manono, yung mga nanonood dyan, abangan nyo lang kung sinong mananalo. Ah. Ayan na, this is Mega Creeps. Pero hindi pa rin nagtatap out etong E-Home. Oo, pero 18k gold din na sa Gambit. Mm-hmm. At syempre, naka-expose na yung Ancient nila. Uh-huh. 16-26 sa ating scoreboard. Ah. Uy, finally for AM. Meron na siyang Eye of Skadi. Meron na siyang pambabash. Meron siyang basher dito, magbabash. At saka meron pa siyang slow ng Eye of Skadi. Grabe, luck item na lang. Luck item na. Ito na, saan siya papasok pa? Ang ginagawa lang dito ng ano eh, ng Gambit eh, tuwing papasok si Dasak, may follow-up lang ni Immersion ng stun para ma-reset. At E-Home, umaantay pa sila ng Himala ha. Bumabalik yung buhay dito ng kanilang Ancient. And there goes the Anti-Mesh going in. Ang Anti-Mesh dito, na-duelo yung Anti-Mesh at hindi pa siya mamamatay. Kasi wala nang damage yung dito si LC. RP sa dalawa, Anti-Mesh and Lush, mamamatay nga pala dito. At mukhang yung E-Home kumakapit pa. Grabe. Mabibigyan dyan yung tatlo. Ito pa si Immersion ang isusunod, the fourth casualty. Four down para sa Gambit. Ayan na nga. Siyempre, umaasa pa itong E-Home eh. Ang Chinese Dots, ano yan? Comeback Lords. And guess what? There is no buyback for Anti-Mage. Kompleto pa itong E-Home. Walang buyback dito yung Anti-Mage, guys. Only Razor and Tiny ang meron dyan. So, posibleng tatlo ang dedepensa lang pala dito. Pero makapante sila eh. Kasi meron pa silang second tier tower na kailangan na kunin muna ng E-Home bago dito sa kanilang barracks. Oo, pero itong Gambit, one more wrong move at pwede silang ma-GG. Nako, yung ayo, nakuha pa nga yung courier at naitip pa siya dito ni FNG. Ayun o, tinip-tip pa nila yung ano, yung ayo nga pala. Oo, grabe yung tip na yan eh. Tipping system, simula sa ano, ayun, VP. Sila nagpauso niya eh. Oo, grabe talaga. At ano lang, parang sports-sports lang yung kanilang tip-tip dito. Parang nangungulat lang. Ano pa yun yung ano eh, yung E-Home eh. Knowing na may S-Ven, meron siyang Daedalus nga pala. Didepensa pa talaga sila dito eh. Ang Ayo, meron siyang Gem and Mechanism. And Magnus, yan pa rin yung item ng Magnus. First off, yung kanyang Dagger at saka Shadow Blade. Keeper of the Light, Refresher Orb for Keeper of the Light. Kakaiba to ah. Ay, maganda to. Oo, dalawang ano, no? Oo, dalawang hindi ka na makaka- dalawang disco doon. Sasayo ko dito. Sasayo ko din sa kabila. Parang dalawa yung partner mo. Oo. Gaganon ka.
Ay, nako. Hindi, sasayo ka dito. Sasayo ka rin dyan. Kasi dalawang disco ball eh. Saan ka pupunta? Dito ka ba sa left or dito ka sa right? Ayat, ayan. So, direct Eric, mukhang masisiyan pa tayo eh. Kasi mukhang aabot yung ating giveaway ng Dota Plus. At takbo ka na daw atin na ages ko. Okay, so wala akong ginagawa, guys. Grabe naman kayo. Uy, grabe ah. Lahat mabait dito. Bird box yan. Bird box. Bawal kumaliwa. Oh, yun lang. Bawal yun. Sumayos. Oo. At ay! Nakadagir ata si Immersion. Ay, naku, napop yung Godstrength. Muntigan pa. Godstrength man doon. Pero yung Godstrength dito, good thing for the S-Ven Ultimate. Madali lang yung kanyang cooldown. Oh, 1 minute and 10 seconds. At nako! Yung disco ball nga pala dito ng Keeper of the Light, 26 seconds. Dalawang ultimate dyan. Oh. No? Ina-underestimate nila dito yung Ihome eh. Grabe din. Grabe din yung ano. Grabe din yung puso ng Ihome na to. Oh, kanina mga ilang minutes ago, ayan, na-expose na yung Ancient pero hindi pa rin tapos, di ba? Mm-hmm. Right ka na nga, pero hindi mo alam, ni left ka na pala. Yun. Kaya maiba na. Diyos ko, grabe naman ang hugot yun. Grabe naman yung hugot na yun. By experience. Mm-hmm. By experience ba yan, Chong? Ayan. Ay! Ayan na, Lai. Ayan, sa mga hindi pa rin nakakasali. Ayun o, Dota Plus. Meron pang 10 seconds, dali. Oh, sure nyo na. 10 seconds na. Yeah, count na tayo. 3, 2, 1. And the winner. Rai Bautista, congrats. Oh, Rai Bautista. Grabe naman. Dota Plus. At antayin mo yung message. Boom panis. boom punit. Ayan. So, congratulations nga pala for the Dota Plus. And Dota Plus pa lang yan. Meron pa tayong Arcana giveaway. Mm-hmm. Ay, okay lang pala si Rai Bautista. Pangatlo nga pala siya sa ranking. At eto na. Eto na sa gilid. Sumasayo direct Eric sa gilid. Tingnan mo direct Eric. At eto na. Magkakaroon na tayo ng clash. Godstrength gagamitin nun ng S-Ven. Blink out for anti-mage. He has the Aegis nga pala dito. At they have the refresher. Kanina yung refresher ward, a shard, nasa leech. Di pa rin tapos yan? Di pa rin, 42 minutes. Pinapakla sila ng anti-mage. Oo, pinapakla, grabe. At ayun. Mukhang di talaga ako mananalo dito. Mananalo ka, meron pa tayong giveaway next. Oo. Oh, meron pa, Arcana pa. Ha? 50k yung ano. Sean, uy! Oh, wait lang. Magkakaroon ng clash. Ito yung Artemis Kote ng buhay. Meron pang Disco Ball. Ito yung Disco Ball. Arty to follow up. Pero Artemis, finishing off. Ayaw na LC, guys. Pero yung Crips dito, nagpo-push na fortifications. Gagamitin yung Ayaw dropping down. No, LC mabibigyan. LC with the buyback. Papasok ka pala dito yung Razor. Mapifinish off yung S-Pen. Babayback ko dito yung S-Pen. Finish na. Dalawang hero. And finish na ho tayo, mga tropa. Yung Gambit, mananalo sa ating second game. Grabe yung pinakita nga pala dito. Oh, at least ng Ihome, hindi pa sila sumuko. So, naniwala pa sila doon at ayun nga, game 2 para sa Gambit. So, match lang kasi kanina 40 minutes game din para sa Ihome. 43-minute game, 1-1 na yung score natin. At yung ating mga viewers dyan, we still have our giveaway. Wag ho kayong aalis, ha? Reroll? 5 minutes? Ah, bakit reroll? Ah, yung nanalo na si Rai. Si Rai Bautista, shoutout nga pala sa'yo, Rai Bautista. So, nanalo siya kanina ng Dota Plus, pero i-reroll niya daw, 5 minutes. Instead of 30 minutes, guys, 5 minutes yung ating reroll. Oo, kaya grabe. Dyan lang kayo, 5 minutes lang, mabilis lang yun. Huwag kayong alis, guys. Ayan, meron namang bagong ano, slot machine na lalabas. Ngayon na lang, okay na, para hindi sila alis. Kasi, sa second game yan eh. Kasi kung magda-draft tayo mamaya, ano na naman, another 5 minutes. Hindi, direct Eric, pagpasensya naman na kasi pag nag-antay na naman tayo, eh, mas matatagalan yun. Ayun. 5 minutes mag-re-roll nga pala si direct Eric. Courtesy of Rai Bautista kasi hindi niya tinanggap yung Dota Plus. Napaka-bite naman. Lalaba. Oh, lumabas na yung slot machine ha. At ayan, good ayan luck sa inyo na. Guys. So, huwag nyo nga kalimutan to subscribe to our YouTube channel. Ayan. Uy, grabe naman to. Dami, oh.
At don't forget to subscribe to our YouTube channel, yung Lupon WXC na YouTube channel, and then yung Team Surewin. Oo, search nyo lang. Search nyo lang, guys. And we still have our third game kasi best of 5 series nga pala tayo. Third game coming right up next, guys. At yung ating reroll nga pala dito, 4 minutes na lang. Wag mo kayong aalis dyan kasi Lupon WXC, magbabalik muna kami. Yung winner, ha? Abangan nyo lang.